Good morning, everyone. Thank you sa mga gising na at sa mga excited na manood or makinig ng ating pag-aaral ng ating purpose-driven life. So, pang 11 days na po natin today. Sana matapos po natin yung 40 days at saka dalangin ko na may matutunan po tayo. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to, sa kalakasan, sa bagong buhay, sa pagkakataon na to, Lord, na binigay niyo sa amin para makapag-aral ulit kami ng inyong salita. Salamat, Lord, sa pagbibless po ng lahat ng pangangailangan namin. Salamat, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin sa lahat ng oras. Dalangin ko, Lord, na patawarin niyo rin po kami sa aming mga kasalanang nagagawa sa inyo at saka sa aming kapwa. Panginoon, samahan niyo po kami sa umagang to. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa aming pag-aaral ng inyong salita. Lord, naniniwala po kami, nagtitiwala na kami ay inyong sasamahan palagi. Kami ay inyong igaguide, lalong-lalo na po, Lord, pag humihingi po kami ng guidance sa inyo. Maraming salamat, Lord. Patuloy niyo po nawang i-bless yung mga gising na, and dalangin ko na may matutunan po kami sa umagang to. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray, amen. So, nasa day 11 na po tayo. Congratulations! Malapit na po nating matapos yung purpose-driven life ni Rick Warren. And dalangin ko na yung mga nagsusubaybay, yung mga nanonood palagi ay bless kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang inyong mga mahal sa buhay o kaya ang inyong mga kapamilya na i-bless kayo ng Panginoon. And dalangin ko na marami po tayong matutunan sa ating pag-aaral ng purpose-driven life. And dalangin ko na mag-share din po tayo, i-share po natin yung ating mga devotion para po sa ating mga kaibigan at sa ating mga mahal sa buhay. Huwag po tayong magsawa mag-share. Ang Panginoon na po ang kikilos para sa kanila. So, ang ating title po sa umagang ito ay Becoming Best Friends with God. So, nasa day 11 na po tayo. So, ang ating verse po ay sa Romans 5:10. Sabi dito, since we were restored to friendship with God by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be delivered from eternal punishment by His life. Or sa Tagalog po, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Naniniwala po ba tayong si Kristo ay buhay? Naniniwala po ba tayong nabuhay siya after 3 days po nung pinako siya sa krus? So ang title po natin is Becoming Best Friends with God. Pwede ba nating maging best friend ang God? God wants to be your best friend, sabi po dito. So ang Panginoon gusto niya tayong maging kaibigan. Hindi lang kaibigan, best friend pa. So pwede pala nating maging best friend ang Panginoon. Pwede pala nating maging best friend si Jesus. Your relationship to God has many different aspects. God is your creator and maker, Lord and Master, Judge, Redeemer, Father, Savior, and much more. So, napakadaming katangian ng ating Panginoon, ano? Alam natin na siya yung ating creator. Alam natin na siya yung ating maker. Alam din natin na siya yung ating Lord and Master. At alam din natin na siya ay ating judge. Alam natin na siya yung ating redeemer, ang ating father, at saka alam din natin na siya yung ating savior. Totoo po, di ba? And much more. So marami pa pong katangian ng ating Panginoon. But the most shocking truth is this. Almighty God yearns to be your best friend. So sabi dito ni Rick Warren, no? Nakakashock pala. Higit sa lahat, nakakashock ito. Almighty God yearns to be your best friend. So hindi lang siya ating creator, ating maker, ating Lord, ating
Master, ating Judge, ating Redeemer, ating Father, ating Savior, and naghahangad din pala siya na atin siyang maging kaibigan. So, ang ganda, no? Panginoon, gusto niya tayong maging kaibigan, hindi lang kaibigan, best friend pa. So, alam naman natin na sobrang napakataas ang karakteristik ng ating Panginoon. Biruin mo, siya na yung ating creator. Pero naghahangad pa rin siya na siya yung ating maging kaibigan. Ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam kasi alam naman natin na siya yung ating creator, ating master, ating judge, ating redeemer. So, gusto niya tayong maging kaibigan, hindi lang kaibigan, best friend pa. So, kayo po ba? Gusto niyo bang maging best friend si Jesus? Ako, gusto ko po. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Opo, naging kaaway tayo ng Diyos. Dahil nung nagkasala si Adan at saka si Eva. Nung sinuway nila yung utos ng Panginoon, doon sila nagkaroon ng kasalanan or doon sila nahiwalay sa Diyos. Alam naman natin, di ba po, na noon ay para lang silang magkaibigan na nag-uusap doon sa Garden of Eden. Na sabi ng Panginoon, o sige, kayo nang mamahala dito sa mga hayop, kayo na ang magpalago nitong mga puno at saka yung mga tanim na nandito lahat. So hindi sila tinuring ng Panginoon na slave. Hindi sila tinuring ng Panginoon na iba. Tinuring silang kaibigan ng Panginoon. Pero anong nangyari? Dahil nung nagkasala sila, doon nahiwalay na ang Diyos sa tao. Makikita natin sa Old Testament na si Moses at Abraham ay tinawag na friends of God. So, dito po sa Old Testament, ang friends of God ay si Moses at saka si Abraham. Tapos si Enoch, Job at saka si Noah ay may intimate friendship with God. Pero, malimit takot ang nararamdaman ng mga tao kay God doon sa Old Testament. Makikita po natin pag nabasa natin yung Old Testament na hindi nila basa-basa nakakausap ang Diyos. Talagang, at hindi rin nakikipag-usap sa kanila ang Diyos. May pinipili lang ang Diyos na tao na kinakausap niya. Kagaya po ni Moses, kagaya po ni Abraham. So, ang nangyari, takot yung mga nararamdaman ng mga tao noon sa Diyos. Dahil hindi rin nila ito basa-basa nakakausap. Dumadaan pa sila kay Moses. Yung mga daing nila, sinasabi nila lahat kay Moses. Tapos si Moses nakikipag-usap sa Diyos. Pero sa bagong tipan po, makikita po natin na binago ng Diyos ang sitwasyon. Nung siya ay bumaba dito sa mundo at pinako siya sa krus, binayaran niya ang ating mga pagkakasala at nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dito po, nagkaroon tayo ng access para makausap natin ang Diyos. Dito, pwede na tayo makipag-usap sa Diyos anytime na nais natin siyang makausap. Dahil sa pagmamahal at biyaya ng Diyos, dito naging kaibigan natin ang Diyos. Tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So, hindi lang natin siya savior, siya ay ating naging kaibigan. Nung siya ay pinako sa cross, nung nagbayad siya sa lahat ng ating mga kasalanan, siya yung naging way para maligtas tayo, para magkaroon tayo ng way para makausap ang Panginoon. Di ba po? So, ang swerte din ng mga panahon na yun, nung nakita nila si Jesus, yung mga nakakita kay Jesus, no? Pero inyo, nakakita na sila ng Diyos. Becoming a best friend with God, or merong paraan dito para maging kaibigan natin ang Panginoon. Number one po, through constant conversation. Yung hindi lang po yung
every Sunday, nagsisimba tayo. Hindi lang po yung nagba-Bible study tayo. Pero, yung constant conversation ang gusto ng Panginoon. Si Jesus, pwede natin kausapin anytime. Di na natin kailangan na, di na natin siya kailangan tanungin kung libre ba siya, kung hindi ba siya busy, kung pwede ba siyang kausapin. Hindi na kailangan yun. Basta pag gusto natin kausapin si Jesus, pwedeng-pwede anytime. Tapos, willing ba siyang, hindi na kailangan tanungin kung willing ba siyang makinig na ating mga kwento, willing ba siyang makinig ng mga problema natin, yung mga hinaing natin. Yes po, pwede natin yung sabihin sa kanya anytime. Lahat ng nais nating sabihin, mga gusto nating sabihin, at yun po ang gusto niya. Yung magkukwento tayo sa kanya ng mga problema natin, yung mga hinaing natin sa buhay, yun po ang gusto niya. Yun ang nais niya, yung magsabi tayo sa kanya ng lahat ng mga kailangan natin, lahat ng mga problema natin. Though hindi lang lahat ng problema, syempre pag masaya tayo, Lord, ang saya-saya ko today, diba? Tapos, Lord, alam mo ba si ganito? Sinimangutan niya ako. So, hindi man natin siya nakikita, pero yun yung gusto niya. Yung palagi siyang kasama sa atin every minute of the day. So, lahat ng ginagawa natin, as best friend, ganun din ang gusto niya. Na lagi siyang kasama, ganun. So, though hindi man natin siya nakikita, no? Pero, pag nagbabasa tayo ng Bible, through continual meditation, palagi nating iisipin na ang kanyang, palagi nating iisipin ang kanyang salita bawat oras. Palagi nating isipin kung paano niya tayo niligtas at kung paano niya tayo pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Magbasa lang tayo lagi ng Bible para makilala natin siya ng lubusan. At dito malalaman natin yung mga sinasabi niya sa atin. Sapagkat imposible naman po talaga na maging kaibigan natin siya kung hindi natin siya nakikita, di ba po? Siyempre tayo naghahanap tayo lahat ng best friend. Lahat ng pwede nating sabihan ng mga problema natin, ng mga hinaing natin, ng mga happy moments, ng mga lungkot moments, yung mga nakakayang moments. Gusto natin yung may napagsasabihan tayo. Tapos, ang sabi po dito, through continual meditation. Hindi lang po constant conversation, kundi through continual meditation. So, paano natin siya makikilala kung hindi tayo magbabasa ng Bible? Paano natin malalaman yung mga gusto niya? Yung gusto lang natin, ang nasasabi natin sa kanya. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ng ganito. Pero siya ba, alam natin kung ano yung mga gusto niya? Kung sakaling siya po ang maging best friend natin, hindi natin siya nakikita, hindi na nga natin siya nakikita, hindi pa natin siya kilala. So, mag-work ba yung pagiging best friend? Di ba po hindi? So, para maging best friend natin siya, through constant conversation, palagi po natin siyang kausapin, kasama natin siya palagi, and through continual meditation. Palagi tayong magbabasa ng Bible para makilala po natin siya ng lubusan. Hindi lang po yung, alam ko may Diyos, alam ko may nakikinig ng mga hinaing natin, alam kong nakikita niya yung aking sitwasyon. Pero iba po kasi yung best friend. Yung best friend na talagang alam niya lahat yung mga problema mo, alam niya lahat yung mga sikreto mo, ganun po. So, paano po natin malalaman yung mga gusto niya? Tayo, nasasabi natin yung gusto natin, yung mga kailangan natin. Pero siya kaya, malalaman ba natin yung gusto niya, yung mga kailangan niya, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Makikilala natin ang God sa pagbabasa ng Bible. Continual meditation po.
So, pag palagi natin, tayo nagbabasa ng Bible, makikilala natin siya ng lubusan. Makikilala natin ang ating best friend. Diba po? Pag may best friend tayo, kailangan may assurance din tayo na kilala natin yung best friend natin. Hindi lang basta-basta friend. Kasi iba lang yung friend, iba din po yung best friend. So, ang ating pong point of wonder, God wants to be my best friend. Amen. God wants to be my best friend. God wants you to be His best friend. So, lahat po tayo, hindi lang po ako, kundi lahat po tayong gising na sa umagang to, lahat tayong palaging nakikinig ng ating devotion, nais ng Panginoon na tayo ay kanyang maging best friend. So, hindi lang po din tayo, kundi mga mahal natin sa buhay, gusto din po niyang maging best friend. So, share po natin yung ating mga devotion para po lahat tayo maging best friend ng ating Panginoon. At para malaman natin kung ano yung mga dapat gawin para tayong maging best friend ng Panginoon. Ang ating verse to remember po ay, friendship with God is reserved for those who reverence Him. Sa Psalm 25:14. At ang ating question to consider, what can I do to remind myself to thank God and talk to Him more often throughout the day? So, ano ang maaari kong gawin para paalalahanan ng aking sarili na isipin ang Diyos at makipag-usap sa Kanya ng mas madalas ang buong araw? So, tayo po ba? Ano po ba ang ating kailangan gawin para paalalahanan ng ating sarili at isipin natin ang Diyos na madalas or makipag-usap sa Kanya ng madalas sa isang araw? So, siguro sa akin po ay ang ginagawa ko po kasi pag devotion, nag-a-alarm po ako para magising po ako ng tamang oras. And then, kung minsan po nakakatulugan ko po, sorry po, dahil minsan po pag napupuyat ako, talagang nakakatulog pa po ako, inuulit ko po sa araw din po na yon para mapanood ko rin po ulit yung or para naka-record naman po siya para pwede po nating ulit-ulitin pag gusto po natin. So keep on sharing po. Wag po tayong mag-alala, hindi lang po ito isang beses maririnig, kundi naka-record po ito. Lahat po ng aming mga devotion po ay naka-record. So keep on sharing lang po. Malay niyo po, may katukin po ang Panginoon and mapasa nila, mapanood nila, mabless din po sila. And yun din po, through reading po din po ng Bible, para mas makikilala natin ang Panginoon. So maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aming devotion. Meron pa rin po tayong devotion every 8 o'clock po. So wag po tayong magsasawa. Alam po natin na ibe-bless tayo ng Panginoon. Alam po natin na siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Alam po natin na tutulungan niya tayo, igaguide niya tayo kung hahanapin natin siya. Hindi po siya, although lumalapit po siya sa atin, talagang kinakatok niya ang puso natin para lumapit din po tayo sa kanya. So, give and take lang din po. Ang Panginoon nag-o-offer sa atin lahat, in-offer niya sa atin lahat. So, nasa atin na po kung mag-move, kung kikilos din po tayo. So, maraming salamat po. Kayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napag-aralan po namin sa umagang to. Lord, dalangin ko na as you choose us, Lord, to be your best friend. Dalangin ko, Lord, na maging mag-response din po kami, Lord, na pag kinakausap mo kami, kausapin ka din po namin. Kung kinikilala mo kami, kikilalanin ka rin po namin, Panginoon. Lord, dalangin ko na patuloy pa rin po kaming magkaroon ng time para kilalanin ka pa po. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng time na bigyan ka po ng pansin sa lahat ng oras. Lord, dalangin ko na kayong patuloy na mag-bless sa bawat isa.
And dalangin ko, Lord, na kayo rin po ang patuloy na mag-guide sa bawat isa. Mag-protect sa amin today, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Ilayin niyo po kami sa anumang kapahamakan, disgrasya at anuman pong karamdaman, Lord. Sampu ng lahat ng mahal namin sa buhay. Sampu ng lahat ng mga kaibigan namin, Lord. Ang dalangin ko na samahan niyo po kami palagi, Lord, sa journey namin dito sa mundo. Maraming maraming salamat, Panginoon. Thank you for being our best friend. In Jesus' name I pray. Amen. So, thank you so much. God bless.